Pututo, kasama po natin si Fire Superintendent Jesus Fernandez, ang Fire Marshal po ng Quezon City. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon naman po. Apo, dito po sa sa initial investigation po ninyo, ay posibleng jumper po yung pinagmulan. Meron na po bang update tayo dito? Yun pa rin po yung sinasabi natin may investigador na dahil nga po yung ginagamit nila dito ay series ng mga connection ng kuryente at syempre nakikita natin na pagka nag-overload to, nag-short circuit at yun nga po yung pinagmula, yung parang yung start po na pagkaroon ng spread ng fire. Opo, sa ngayon yun lang po talagang nakikita nyo naging dahilan? Opo, yun po yung nakikita natin na dahilan. At yun nga rin po yung resulta po ng mga pagtatanong namin sa mga residente rito. Opo, yung mga biktima nakuha hod o hindi na nakababa talaga, nasa parang ikatlong palapag, ano po? Opo, yun nga po, ayon po sa mga witnesses natin dito, nagpapasaklolo nga sila doon, pero yung kalat po kasi ng apoy mabilisan at saka hindi na rin po na sila nakababa at saka yung nakikita natin dito, isa lang po yung entrance exit nila. So, yun nga rin ang nagdulot ng nag-hamper sa kanila na lumabas dun sa area. Opo. At nahirapan mo ba yung mga bombero na magsagawa ng operation po dito? Opo. Dahil nga po dito sa sa kikita natin na yung harapan nung area, nung lot ay nabakuran po ng GI sheet at nahirapan po yung mga kasamahan natin na i-penetrate. Opo, at kumbaga para sa isang maliit na lugar o komunidad, yung siyam na patay, medyo mataas po yung ratio na yun, ano po? Opo, kaya nga tinitignan namin na talagang mabilisan talaga yung spread ng apoy. Opo, ngayon hong magpapasko, no, maraming Christmas lights, darating bagong taon, may mga paputok. Ano po ba ang paalala natin sa mga kababayan natin? Opo, lagi po kami nagpapaalala, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Quezon City na sana po kung bibili sila ng mga Christmas light, siguraduhin na meron yung mark ng BPS, yung PS mark, kung imported naman po yung may ICC mark po. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Let's see, Fire Superintendent Jesus Fernandez, siya po ang Fire Marshal ng Quezon City. Kasama din po natin dito si Aling Medila, isa po sa mga nasunugan dito sa lugar. Aling Medila, magandang hapon po sa inyo. Opo, ilan po ba? Meron po ba kayong nadamay na makaanak dito? Marami po kami dito. Opo. Doon sa baba. Kami dito kasi nasa harap kami. Opo. Doon mga nakatulog ng mga past 11. Nung mga 12, mag-12:30 na nagising ako kasi maingay. Akala ko away lang kasi nagsisigawan sila. Hindi ko pinansin yon. Tapos nung bandang huli, narinig ko na yung takbuhan dito sa kapitbahay namin. Bumangon ako. Tapos, bumaba yung anak ko. Sabi niya, mama, sunog. Eh, di tumakbo ko. Sabi ko, ilikas na yung mga bata. Bata lang talagang inuna ko para safety sila. Kaya wala kami talagang nailigtas na gamit. Tapos patay na yung ilaw. Wala na. Blackout na kami. Tapos, lumipat kami dito sa CICM na noon. Wala na kami talaga mailigtas kahit na magamit namin. So, dala lang namin sarili lang namin talaga. Opo, talagang mabilis po? Mabilis talaga. Wala pa mga half hours na tanan sa amin. Tsaka sa likod na namin na, yung nagising na kami, sa likod na namin yung apoy. Malakas na talaga siya. Hindi na kami makapagligtas kahit anong paggawin namin. Wala na kami mailigtas noon. Opo. Wala, yun na lang. Wala na din na kaming magawa. Siyempre, tagapin na lang namin. Ano na mangyari sa amin. Pero yung hindi naman sinasadya na talaga mangyayari. Pero yung pamilya niyo po, kompleto? Kompleto po kami. Yun lang ang pinapasalamat ko sa Panginoon na walang nangyari sa amin, nakaligtas kami lahat. Opo, buti ho tag ganun kasi nga siyam ho ang sa kapitbahay niyo yung namatay dito. Oo, bali 12 yata po sila namatay sa baba. Tapos sa isang pamilya, apat sila, tatlong anak at isang tatay. Tapos yung sa kabila naman, dalawang anak at saka yung kanyang nanay. Opo. Kasi nakaligtas yung isayang kapatid, nakatalon doon sa bintana nila. Opo. Medyo mabigat dahil po papasko pa naman. Oo, yun na nga po eh. Kasi nasunugan din po kami noong nakaraan, 2009 eh. December din yun. Dito din po? Dito din po. December 15 naman po yun. Ah.
Kaya wala naman kayong magagawa dahil ano, panibagong buhay. Apo, sa ngayon po, para doon sa mga nais po maghatid ng tulong, ano po ang panawagan po nila? Nanawagan na po sa mga nais tumulong sa amin kasi nasunugan po kami. Kahit kunting tulong lang po dahil wala kami talagang nailigtas na gamit kahit isa. Apo, salamat po sa pagkakataon. Si Ali Medila po, isa po siya sa mga nasunugan dito sa barangay Damayang Lagi. Samantala kasi